Ang Marvel movie na ang Blade 1 ang astig na Tagalog recap natin ngayon. Ito ay isang sci-fi fantasy action film na pinagbibidahan ni Wesley Snipes at siguradong magugustuhan yung mga Juan. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Simulan na natin ang pelikula at let's put a smile on that face. Ang buntis na si Vanessa Brooks ay inakala ng mga doktor na kinagat ng mabangis na hayop. Sinubukan nilang gamutin ang kanyang impeksyon hanggang sa pinanganak na niya ang kanyang anak at binawian na ng buhay. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya kung saan ang isang seductive na babae ay dinala ang naakit niyang binatilyo sa isang slaughterhouse. Pinapasok niya ito sa sikretong pinturoon papunta sa isang exclusive nightclub. Nakisaya sila sa pagsayaw sa club ngunit maraming mga tao sa paligid na binabangga ang binatilyo. Kalaunan ay napansin niyang may tumulong dugo mula sa kisame at biglang umagos mula sa sprinkler system ng club ang napakaraming dugo. Dito na na-realize ng binatilyo na ang lahat pala ng mga nasa establishmento ay mga vampira. Pero nang pinaggugulpi na siya ng mga ito ay agad na dumating sa lugar si Eric Brooks o si Blade na mas kilala ng mga vampira na si Daywalker. Biglang huminto ang kasiyahan ng lahat sa club at magaling na mag-isang kinalaban ng bida ang karamihan sa mga vampira na umaatake sa kanya. Ang misyon ni Blade ay tugisin ang pumatay sa ina niya noon. Ang lahat ng mga kalaban sa paligid ay madali niyang napapatay gamit ang mga baril niyang may silver bullets at ang mga silver na patalim niya habang kinakalaban sila gamit ang kanyang matinding combat skills. Ang vampira naman na si Queen ay pinasugod kay Blade ang maraming armadong tauhan nito. Pero gamit ang inukit sa asidong titanium sword ni Blade ay walang kahirap-hirap na pinatumba niya ang mga vampirang tauhan ng lalaki. Pagkatapos ay mabilis na tinarak ng bida si Queen sa pader at sinunog ang katawan nito. Napansin niyang parating na roon ang mga pulis kaya't mabilis na umalis na siya ng lugar. Nadatna naman ng mga kapulisan ang binatilyo at inapula ang nagliliyab na katawan ni Queen at dinala siya sa kanilang forensic department. Ang hematologist na si Dr. Karen Jensen at ang ex-boyfriend niyang si Curtis ang nag-examine sa nasunog na katawan. Subalit biglang bumangon ito at kinagat sa leeg si Curtis upang sipsipin ang dugo. Mabilis na sinunod niyang kagatin si Dr. Karen pero dumating na roon si Blade upang tapusin na ng tuluyan si Queen. Galit na sinuntok niya siya at pinutol ang isang kamay pero nang pinagbabaril ang bida ng mga pulis ay hindi siya tinabla ng mga bala nila dahil sa suot niyang bulletproof vest. Ngunit dito na nakatalon sa bintana si Queen na bumagsak sa isang ambulansya at tumakbo paalis ng lugar. Dahil naman naalala ni Blade ang ina niya sa sitwasyon ni Karen ay kinuha niya ito roon. Pinagbabaril uli siya ng iba pang pulis pero agad na hinagis niya sa kabilang gusali si Karen at malakas na tumalon siya rito. Tinakbo ni Blade ang babae habang pinagbabaril pa rin sila ng mga pulis at tinulungan niya siya sa na-dislocate niyang kamay. Patuloy na binaril sila ng isang pulis ng maraming beses pero nagawa na ni Blade na makaalis sa lugar kasama ang babae. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay nakarating na siya sa kanilang hideout na nawalan na ng malay si Karen. Ang mentor niyang si Abraham Whistler ay nag-inject rito ng garlic serum upang pigilan na kumalat ang impeksyon sa katawan niya. Sinabihan naman ni Whistler si Blade na tapusin si Karen kapag naging vampira na rin siya. Sa sunod na eksena sa House of Erebus ay nagkaroon ng meeting ang Shadow Council ng mga vampira. Ang elder na si Gaetano Dragonetti ay labis na naiinis sa mga pag-atake ni Blade. Ngunit mas nagagalit siya kay Deacon Frost sa pagpapatakbo nito ng mga nightclub na malaki ang posibilidad na mabunyag ang lahi nila. Dagdag pa ng ibang elder na ilang libong taon na silang namuhay ng patago kasama ng mga tao at dapat na ipagpatuloy nila ito. Subalit sinabi ni Frost na mas nararapat na pinamumunuan nila ang mga tao at ituring lang sila ng mga pagkain nila. Walang pumanig sa lalaki dahil alam ng mga elders na isa lang siyang tao noon na naging vampira habang sila naman ay mga pure bloods o mga pinanganak na vampira. Kinaumagahan ay pumunta si Blade sa shop ng kaibigan niya upang bumili ng sangkap para sa kanyang espesyal na serum. Samantala si Karen ay nagising sa silid ng bida at nakita niya rito ang pader na puno ng mga sandata kasama na ang espada na biglang naglabas ng mga patalim sa hawakan. Ilang saglit ay nakita niya si Whistler na nag-i-inject kay Blade ng espesyal na serum. Dahil naman sa takot ay nang nakita si Karen ni na Blade ay tumakbo siya sa kanila pero agad na naharang siya ni na Whistler. Dito na formal na nakilala ng babae ang dalawa at sila raw ay mga vampire hunters na pumupunta sa maraming syudad upang tumugis ng mga vampira. Ang flashlight naman na may ultraviolet ray ay binigay ng matanda sa bida na mabisang pamuksa rin sa mga kalaban nila. Bago ibalik ni Blade si Karen sa bahay nito ay binigyan siya ni Whistler ng sandata na panglaban sa mga vampira kung sakaling atakihin uli siya ng mga ito.
Sa kasalukuyan na iyon si Dragonetti sa kanilang malaking archive ay sinabihan si Frost na imposibleng matranslate niya ang nasa ancient text nila dahil ang lingwahe rito ay patay na noon pa. Galit na sinaktan niya ang lalaki at agad na umalis na siya roon. Maya-maya ay napunta na ni Blade si Karen sa tapat ng apartment nito ngunit napansin niyang may mga tao siyang nakasabay sa daan na may mga parehong tato sa batok. Sinundan si Karen ng mga ito pero mabilis na nawala sila roon. Pagpasok niya sa kanyang apartment ay pinasok siya ng pulis na si Krieger upang magtanong sa nangyari sa kanya sa ospital. Biglang aatakihin si Karen nito at nasabuyan niya siya ng garlic serum sa mukha ngunit isa palang tao ang pulis. Pero agad na inatake ni Blade si Officer Krieger ng maraming beses sa loob ng apartment ni Karen habang pinapaliwanag na isa itong tao na alipin ng mga vampira o isang familiar. Nalaman ng bida na ang pulis ay pagmamay-ari pala ni Deacon Frost ngunit na-realize ng babae na ginamit lang siyang pain ni Blade upang matugis ang familiar na yun. Pagkatapos ay tinanong niya kay Krieger kung saan ito i-deliver ang mga blood bags na nasa kanyang kotse. Nang ayaw itong sabihin ng pulis ay babarili na siya ni Blade subalit pinigilan siya ni Karen at nagawang makatakas ni Krieger sa kanila. Nainis si Blade sa babae at kasama ito ay nagpasya siya na maghintay sa kotse niya sa pagbalik roon ng pulis. Kinagabihan ay bumalik nga si Officer Krieger sa sasakyan nito upang i-deliver ang mga bag ng dugo sa trunk niya at sinundan siya ni na Blade. Dinala niya ang mga ito sa isang malaking nightclub at paglapit roon ni na Blade ay malakas na pinatalsik niya ang bantay sa harap. Nang nakita niya ang pulis sa loob ay hinarang siya ng iba pang security personnel sa daan pero magaling na napatumba niya ang mga ito. Pagkatapos ay nahabol na ng bida si Officer Krieger at habang binubugbog ay tinanong niya sa kanya ang sikretong daan roon. Agad na tinuro ng pulis ang refrigerator sa pader na isa palang sikretong pinto at nag-iwan siya ng mensahe kay Krieger para kay Frost bago niya paalisin ito sa lugar. Pagpasok ni na Blade sa pinto ay nakita nilang ang silid pala ay ang high-tech na malaking archive ng mga vampira. Samantala si Frost ay nag-host ng party sa kanyang bahay kasama ang kanang kamay niyang si Queen na gumaling na ang buong katawan. Siya naman ay nasa kwarto niya na nagtagumpay ng matranslate ang mga ancient vampire texts at nalaman ang proseso ng sinaunang ritual ng mga vampira. Pinuntahan naman si Frost ni Officer Krieger na nag-report sa pag-atake sa kanya ni Blade ngunit mabilis na kinagat niya ito sa leeg at hinulog sa swimming pool ng walang buhay. Sa kasalukuyan na iyon ang bida ay nakita sa archive ang records keeper na si Pearl at tinanong niya ito kung ano ang nasa monitor niya. Nang ayaw itong sabihin ni Pearl ay sinunog siya ni Karen gamit ang UV flashlight kaya't napilitan siyang sabihin na mula sa ritual na iyon ay plano ni Frost na tawagin ang Blood God na si Lamagra. Kinuha naman ni Blade ang hard drive nila at sinimula na pasabugan ang pinto sa kabilang silid habang si Karen ay tinatapos na si Pearl gamit ang UV flashlight. Nang napasabog na ng bida ang pinto ay pinasok na nila ito at nakita ang mga pahina ng Book of Erebus na ang ancient Bible ng mga vampira. Maya-maya si Blade ay may nakitang isang bata roon na agad na inatake siya ngunit dumating sa lugar si na Queen na nadukot na si Karen. Mabilis na kinalaban si Blade ng lahat ng mga tauhan ng lalaki at sa pagkakataon na ito ay nagawa na nilang matalo siya at magapos sa poste. Nakuha ng isang vampira ang espada ng bida pero naputol nito ang mga daliri niya. Pinagmayabang naman ni Queen sa kanya na tumubo na muli ang kaliwang kamay niya at galit na pinagsusuntok siya. Kinuha pa nito ang silver na patalim ni Blade at sinaksak sa kanya pero kanina pa pala naririnig ni Whistler ang sitwasyon niya. Biglang pinasabog ng matanda ang pader ng pasilidad at pinagbabaril ang lahat ng mga kalaban sa paligid. Dito na nakatakas si na Blade kina Queen at naghagis si Whistler ng bomba sa silid. Tumakbo sila sa gilid ng subway at sumabog na ang bomba sa buong archive pati na sa nightclub. Sina Blade naman ay tumalon sa kabilang side ng subway ngunit nagawa silang sundan roon ni Queen at nahulog sa gilid ng riles si Karen. Ilang saglit si Whistler ay tumalon sa isang butas ng sewer at nakuha ng kalaban ang espada ng bida pero sinipa niya ito at nahulog kay Karen ang armas. Patuloy na kinalaban ni Blade si Queen sa gilid ng subway at tinusok siya ng babae gamit ang espada. Kinuha naman ito ng bida upang putulin uli ang isang kamay ng kalaban at sinadsad pa ang muka sa gilid ng tren. Dito na tumakbo si Queen palayo sa bida at nang may mga vampira pang papunta sa kanila ay mabilis na kumapit sina Blade sa tren at pumasok sila sa loob. Tinulungan naman siya ni Karen sa na-dislocate na kamay niya at nag-inject siya ng kanyang serum sa leeg. Pagbalik sa kanilang hideout ay kinuwento ng matanda sa babae na kinupkop niya dati si Blade sa lansangan noong bata pa ito. Nakagat ng isang vampira ang ina niya noong pinagbubuntis pa siya nito ngunit kalaunan ay namatay siya. Naging half-vampire si Blade na nakuha ang abilidad ng mga vampira na pambihirang lakas, gilas at mabilis na paggalik ng katawan, pero hindi ng kahinaan nila sa silver, bawang at liwanag maliban sa pagkauhaw sa dugo kaya't madalas siyang umiinom ng espesyal na serum upang malabanan ito. Subalit napansin ni Whistler na tila wala ng epekto ang serum kay Blade,
Sa sunod na araw ay puwersahan na pinunta ni na Frost si Dragonetti sa tabing dagat habang nalalapit na ang pagbukang liwayway. Pagkatapos ay tinanggal niya ang dalawang pangil nito at nang sumikat na ang araw ay nagsuot sila ng suit at helmet habang ang Elder Vampire ay sinusunog nila ang buong katawan sa liwanag ng araw. Maya-maya ay pinakita ni Frost ang mga pangil sa iba pang miyembro ng Shadow Council at sinabihan silang magboluntaryo na ibigay sa kanya ang mga pangil nila. Sa sunod na eksena si Blade ay binigay sa matanda ang piraso ng pahina ng Book of Erebus at ang hard drive upang mas malaman pa nila ang plano ni Frost mula sa mga ito. Si Karen naman ay nagdala roon ng mga equipment galing sa laboratory nila at nakagawa siya ng serum na kapag nahalo sa dugo ng mga vampira ay sumasabog. Pagkatapos ay kumuha siya ng blood sample ni Blade upang simula ng lumikha ng antidote para sa kanilang dalawa. Umalis saglit ang bida upang bumili uli ng mga sangkap sa serum niya ngunit si Whistler ay napansin na mas nalalapit ng maging vampira ang babae. Ilang saglit si Blade ay nakita sa kabilang parte ng kalsada si Frost na may sunblock sa katawan at ginamit na depensa ang isang bata mula sa kanya. Sinabi nito na alam niya ang lahat sa kanya pati na ang tungkol kay Whistler at ang serum niya. Kinumbinsi si Blade ng lalaki na makipagkaisa sa kanila at pagharian ang mga tao pero dahil alam niya na plano ni na Frost na buhayin ang Blood God na sila Magre gamit ang 20 espirito ng Pure Bloods ay tumanggi siya sa alok niya. Agad na binaril niya ang kalaban subalit nakaiwas ito at hinagis ang bata kaya't nagmadali siyang iligtas siya sa kalsada pero mabilis na nakaalis na roon si Frost. Samantala si Whistler ay nalaman na ang plano ng mga kalaban at si Karen ay nagtagumpay ng makalikha ng antidote para sa sarili pero hindi siya sigurado kung epektibo rin ito kay Blade. Subalit biglang natunto ng mga vampirang tauhan ni Frost ang hideout nila at magaling na pinagbabaril ang iba sa kanila ng matanda gamit ang shotgun nito. Kalaunan ay nadukot si Karen ng babaeng si Mercury at ang isa pa ay nabaril sa paa si Whistler. Pagkatapos ay galit na nilapitan siya ni na Frost upang tadyakan ng maraming beses bago siya iniwan kina Queen upang tapusin. Maya-maya pagbalik ng bida sa hideout nila ay nakita niyang labis na nabugbog si Whistler ng mga kalaban. Kahit pa nahihirapan sa sitwasyon ay sinabi niya kay Blade na nalaman niya sa hard drive na plano ng mga kalaban na magsimula ng Vampire Apocalypse gamit ang Blood God at dugo niya ang susi upang magawa nila ito. Dahil naman malala na ang mga pinsala na natamo ni Whistler ay pinakiusapan niya ang bida na ibigay sa kanya ang baril nito upang tapusin ang sarili. Kahit palabis na mabigat sa kalooban ni Blade ay binigay nga niya rito ang kanyang baril. Paglayo niya sa matanda ay agad na binaril na nito ang sarili at ang iniwan na tape ni na Frost roon ay pinanood ni Blade na sinasabi sa kanya na nasa kanila ang babae at puntahan niya sila sa Edgewood Tower. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang vials ng serum ni Karen at nagkarga ng maraming silver bullets. Maya-maya pagpunta ng bida sa tower ni Frost sakay ng kanyang motor ay pinagbabaril niya sa unang palapag ang lahat ng mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Sa kasunod na palapag ng tower ay may nakalaban siyang 2 vampira na magaling sa martial arts. Magaling na kinalaban rin ni Blade ang mga ito at nagawa pang masaksakan ng mga serum ni Karen na agad na kinasabog ng buong katawan nila. Ilang saglit ay nakarating na siya sa silid ni Frost at nakita roon ang ina niyang si Vanessa. Hindi makapaniwala si Blade sa nakikita niya dahil ang alam niya ay patay na ang kanyang ina. Pinaliwanag nito na nabuhay siya noong gabi ring yun bilang isang vampira at dinala ni Frost. Subalit mabilis na inatake si Blade ni na Frost at ng maraming tauhan nito gamit ang mga stun stick nila. Binunyag pa ng kalaban na siya ang kumagat sa ina niya noon at hanggang ngayon ay kasintahan na niya siya. Sa sunod na eksena ang bida at si Karen ay dinala ng mga kalaban sa tinayo nilang Temple of Eternal Night kung saan nila isasagawa ang ritual sa pagtawag sa Blood God. Naisipan naman ni Frost na kunin ang espada ni Blade pati ang mga serum ni Karen sa kanya na inakala niyang ito ang ini-inject ng bida sa sarili kaya't tinapon niya ang mga ito roon. Maya-maya ay dinala ni na Frost si Karen sa isang butas upang ihulog roon kung nasaan ang katrabaho niyang si Curtis na naging tila vampirang zombie. Pero nakakuha siya ng isang malaking buto na ginamit niya upang ipaghahampas kay Curtis at makaakyat paalis sa butas. Sa kasalukuyan na yun si Blade ay dinala sa tuktok ng templo upang igapos sa kakaibang equipment. Pinaliwanag sa kanya ni Vanessa na patay na noon pa ang ina niya at siya ay isa na ring vampira na tumutugis at pumapatay ng mga tao. Pagkatapos ay sinarado na niya ang equipment. Kalaunan ay habang nasa loob ay nagsimula ng tumulo ng napakaraming dugo ng bida mula sa mga pulso niya. Ang mga tauhan naman ni Frost ay pinwesto na ang 20 miyembro ng Shadow Council na nakapalibot sa Eternal Temple. Hindi nagtagal ay nakalabas na sa butas si Karen at nakarating sa silid kung saan ginapos si Blade mula sa equipment. Nagawa niyang buksan ito at agad na tinanggal ang mga gapos ng bida. Samantala ang mga tauhan ni Frost ay pinatulo ang dugo ni Blade sa mukha ng mga miyembro ng Shadow Council. Si Karen naman ay napansin na labis na naubusan ng dugo ang bida kaya't pinasipsip niya rito ang dugo niya.
kahit nag-aalinlangan ay sinipsip nga ni Blade ang dugo ng babae at kalaunan ay bumalik na ang buong lakas niya. Subalit sa kasalukuyan na yun si Frost ay natuluan na rin sa mukha ng dugo ni Blade. Biglang may tumama na malakas na kidlat sa buong templo at dumaloy ito sa 20 mga miyembro ng Shadow Council. Ilang saglit ay inatake si Blade ng ina niya pero magaling na naiwasan niya ang lahat ng atake nito at nahampas sa pader. Dito na nagdesisyon ang bida na palayain ang kanyang ina mula sa impeksyon ng vampira. Ngunit ang buong Shadow Council ay biglang naging mga kalansay na nilalang na may mga pakpak at sinimula na sumanib sa katawan ni Frost. Hanggang sa naging siya na ang makapangyarihang vampire blood god na sila Magra. Samantala si Karen ay nagawang makakuha ng baril ng isang vampira at nabaril niya ito. Mabilis naman na tumalon ang bida sa gitna ng templo at si Queen na sabik ng atakihin siya ay madali niyang napatay. Dito na nagsimula na sugo rin si Blade ng napakaraming vampirang tauhan ni Frost. Pero walang kahirap-hirap na pinatumba niya ang lahat ng ito sa daan gamit lang ang kanyang malupit na hand-to-hand combat skills. Si Karen ay pinagbabaril si Mercury at nang inatake siya nito ay inisprayan niya siya ng garlic serum na kinamatay niya. Sa kasalukuyan ay yon ay patuloy na nakikipaglaban pa rin si Blade sa mas marami pang tauhan ni Frost sa templo, binuhos ng bida ang kanyang buong lakas at galing upang pabagsakin ang lahat ng mga ito at nakuha pa niya roon ang acid-edged sword niya. Pagkatapos ay gamit rin ang espada nito ay nakipaglaban si Frost sa kanya ng espadahan. Nagagawang makipagsabayan ang kalaban sa galing ni Blade pero hindi nagtagal ay nagawa niyang putulin ang isang kamay nito at hiniwa pa ang katawan. Subalit agad na bumalik ang mga parte ng katawan niya. Pagkatapos ay sobrang bilis na inatake ni Frost si Blade na kinatalsik niya. Matapang na kinalaban pa rin ng bidang Blood God ngunit kahit anong atake pa ang gawin niya rito ay walang epekto sa kanya at madali siyang na-overpower ng kalaban. Nang nakita naman ni Blade ang mga serum ni Karen roon ay hinagis niya rito ang kanyang espada. Agad na sinalo niya ang mga serum at mabilis na tinarak ang lahat ng mga vials nito sa Blood God na kinasabog ng buong katawan niya. Ilang saglit ay umalis na sina Blade at Karen sa templo. Sinabihan siya ng babae na nais niyang lumikha ng antidote para sa kanya pero pinaliwanag niya na hindi pa tapos ang gera nila at mas mabuting lumikha siya ng serum na makakapag-control ng pagkauhaw niya sa dugo. Sa deleted scene ay habang nasa tuktok sila ng tower ay nakita nila sa kabilang gusali ang vampira na si Michael Morbius. Sa huling eksena sa Moscow, Russia ay makikita ang isang Russian vampire na planong biktimahin ang isang babae. Pero dumating roon si Blade upang tapusin ang vampira. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Jana Mon Bulasog, Raniel Lozano, JP Fernando, Mark Jelen Maceda, Nino Angelo Labitan, Arnie Rose Verano, Henry Risaba, kay Benny Pascua, Kendrick Bergonio, Jody Valencia, kay Jackie Plays, Alisa Taborda, Princess Venice Kodog, Mr. Bulshido, Dragon Fruit, at kay RD Junesho. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.